bibigyan na ng permanenteng relokasyon ang mga residenteng nasa loob ng permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Naniniwala ang pamahalaang panlalawigan ng Albay na mas praktikal ang solusyong ito kaysa sa palagi ang paglilikas sa libu-libong mga tao sa tuwing mag-aalboruto ang bulkan. Si George Chalyares sa buong detalye. Hindi pa man pumuputok ang nag-alborotong Bulkang Mayon, pinaplano na ng PDRMC Albay at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ipatupad na ang full relocation ng libu-libong mga residente na nasa loob ng mga danger zones sa darating na mga araw. Ito ang inihayag gayon sa ginawang briefing ni PDRMC Chief at Governor Joe Salceda matapos ng kanilang inisyal na naging pag-uusap ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa posibleng paghahanap ng permanenteng paglilipatan at matitirhan ng libu-libong pamilya mula sa danger zones ng Mayon. Ayon kay Salceda, naghahanap sila ngayon ng 12,000 ektaryang lupa na pwedeng gawing permanenteng relocation area ng ililipat na mga residente kung saan tinatayang aabot sa 4.8 billion pesos ang gagastusin sa tulong ng pamahalaan. Ang bibilhing mga lupa ay pagtatayuan ng mga bahay, paglilipatan ng mga alagang hayop at pati eskwelahan ng mga mag-aral upang maitupad na ng lalawigan ang no man's land lalo na sa 6 km permanent at 6 to 8 extended danger zones ng bulkan. Ang problema lang ng no man's land is that in the legal way to ensure it is for us to buy at least 12,000 hectares of land. That's a lot of money. So they have no reason for their animals or their plantations. Maging ang DepEdumano ay pumayag na rin ilipat sa permanenteng relocation area ang 40 mga paaralan na nasa loob ng danger zones ng Mayon. Sinabi ni Salceda na sa loob lamang ng 94 na araw o 3 buwan ng pagkakaroon ng mga evacuees ay gumagasto ang lokal na pamahalaan ng 352 million pesos. At sa 10 taon na palaging magkakaroon sila ng evacuation dahil sa Bulkang Mayon ay katumbas na ito ng halaga na pwedeng gamitin para sa permanenteng relokasyon ng 2,868 na pamilya na nasa loob ng 6 km permanent danger zone at sa 9,404 na pamilya sa loob naman ng 6 to 8 extended danger zones. Giganig sa Ligas, Pelbay, George Salyari, Eagle News.